stress or mental anguish excuses nobody from testifying in a congressional probe, especially if the one concerned is the prime suspect or star witness in the inquiry. Hence, suspended Bamban Mayor Alice Guo's absence today from the Senate probe. Ompogos has left the Senate panel and committee chair no option but to forcibly bring the bewildered and befuddled Bamban Mayor to the Senate premises to testify, as our Daniel Manalastas reports. A Senate panel cited in contempt suspended Bamban Mayor Alice Guo after she skipped today's hearing. Senators aren't buying her excuse of a debilitating mental health condition. Para sa akin, yung pagbabaliwala nila ng supina, parang pagbabaliwala at pagwawalang respeto sa ating institusyon. I suggest that she be attended by a government doctor para siguro malaman natin ang buong katotohanan. And I think this letter of explanation is totally unacceptable. Therefore, I would like to move that we issue a warrant of arrest against Mayor Guo for her to attend the next hearing, kung meron man. I so move, Madam Chair. Sa akin lang, nakakahiya naman po dun sa mga tunay na may mental health condition. I would just like to reiterate, Madam Chair, na seryosong usapin ang mental health. At hindi po ito dapat ginagamit na dahilan para magsinungaling. Aside from Guo, senators also cited in contempt some Guo's family members and other personalities allegedly involved in POGO activities and or operations, while others were issued subpoenas by the committee. Senator Sherwin Gatchalian, meanwhile, revealed a document regarding Guo's alleged school records. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3. Year 2000 to 2003. So, hindi siya homeschool ni Rubilin. Nag-aral ho talaga ho siya. And nung natatandaan ko, sa school ho namin walang farm ho doon. Puro building ho. Meanwhile, during the hearing, the name of former presidential spokesperson Harry Roque surfaced. However, PAGCOR denied former presidential spokesperson Harry Roque forced them. Ikatlong linggo po yun ng Hulyo 2023, tumanggap po yung aking tanggapan ng tawag mula kay dating Secretary Harry Roque. Hindi po siya naman namemuwersa, nakikiusap po siya. At very light po naman ang mga conversation namin. Sa pagkaka-trace ko po, 5 times po siya tumawag, plus isang follow-up pa. So lahat-lahat, 9 beses siya, si dating Sec Roque, nag-follow-up sa inyo. 6 lang po, ma'am. Hontiveros also brought up and pointed to alleged Roque's connection to Lucky South 99, which was a POGO hub that was raided. So malinaw po, nakalagay sa legal ng Lucky South 99 si attorney Harry Roque. Yes, ma'am, may confirm po na pinasa po nila yun. Confirm. Salamat po. Kasi kung tama nga, ito'y taliwas sa kanyang sinabi sa media na Whirlwind Corporation lang. Una po, punta siya doon sa akin, nagpapatulong. So I assume it was a client lawyer relationship. Doon po sa dokumentong sinumiti nila, nakalagay po doon Harry Roque, legal group. Noong panahon po na yun, ay hindi po illegal dahil may lisensya po siya. Roque, meanwhile, denied allegations. Hindi po ako naglabi sa illegal na POGO. Dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman po lisensya ang dinalakad ko, rescheduling of payment, sa panig po ng isang kumpanya na sineserbisuhan nung kilala kong kumpanya na Whirlwind. Hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. And in light of the POGO controversy, senators asked the PAGCOR on what they intend to do moving forward. Gagawa po namin ang lahat na magagawa namin. Sayang din po yung buwis na ikitain ng PAGCOR at gayon din naman ng Bureau of Internal Revenue. Yun po ang posisyon namin sa pangkasalukuyan. Pero kung ang magiging desisyon po ng Senado, ng Kongreso, ng Pangulo ng Pilipinas ay totaling isara na ito, wala po kaming gagawin pagkontra dito. Aside from Roque, another name linked to the former administration was floated.
At si Michael Young at si Alan Lim ay malapit sa nakaraang administrasyon. We don't have sufficient knowledge po. At tila siya din mismo, si Gerald Cruz, ay malapit sa nakaraang presidente. I think ma'am, nung panahon po ito, nakita na po ito. And yung Sean Wade, yung naikonekta o naikokonekta namin ang dating formally investigation dito sa kasalukuyang investigasyon laban sa mga POGO, is not necessarily a new matter about the formally scam, pero mukhang formally group ito, same cast of characters. Daniel Manalastas from the National TV Network for a new and better Philippines.